Ipinagtanggol ni Pangulong Duterte si DNR o Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez sa sunod-sunod na pagsuspinde sa mga mining company. Bukod sa mining, gusto rin daw ipabaklas ng DNR ang mga fish pen sa Laguna Lake na mga malalaking negosyante at dayuhan lang daw ang nakikinabang. May report si Maki Pulido. May halong pagbabanta ang babala ni Pangulong Duterte laban sa mga mining company na hindi sumusunod sa mga patakaran kaugnay sa pagmimina. Hindi bali na raw ang 40 bilyong pisong nakokolekta ng gobyerno kung marami naman daw nalalabag na batas at naisasantabi ang kapakanan ng taong bayan. I can forgo with the 40 billion I collect from you guys. And the Filipinos will survive without you. Pag ayaw ninyong sumunod, ipapasok ko doon sa butas, takpan ko kayo kasali. You want to try it? Fine. Apat na mining company sa Zambales ang sinuspinde ng Department of Environment and Natural Resources o DENR dahil umano sa paglabag sa writ of kalikasan. Gulat na gulat daw si Environment Secretary Gina Lopez nung binisita niya ang ilang minahan doon dahil kulay putik na ang ilog na malapit sa lugar. Dalawang mining firms naman sa Palawan ang sinuspinde rin matapos makitaan ng pagkasira ng corals dahil sa nickel. 14 na metallic mines at 60 non-metallic mines ang nakatakda namang i-audit ng DENR. When they were given an ECC, it's written there, bawal yan. You have to, you know, in the law, it says you should not jeopardize the well-being of the common tao. In the law, it says that. So it was just annoying. They were allowed to go on, kill rice fields, kill fishy resources, so tama na. Depensa ni Pangulong Duterte, huwag umalma ang mining company sa mga aksyon ni Lopez. Ang ninyong ano ng si General Gina Lopez by publicity. Hindi siya marunong sense, Gina. She is not an incompetent, she is a bright lady and she is simply a crusader. Kayong mga minahan dyan, pati yung Mark Hopper, hanggang ngayon hindi pa ninyo nalinis yung dumi ninyo. I will not allow it. Bukod sa mga minahan, nais ding ipabaklas ni Lopez ang maraming fish pen sa Laguna Lake. Mga malalaking negosyante, mga dayuhan at maging mga general daw kasi ang nakikinabang at hindi nakalalapit ang mga mangingisda. Ayon naman kay Laguna Lake Development Authority General Manager Nerick Acosta, kailangan ding pag-aralan ito lalo pat dito kumukuha ng bangus at tilapia ang buong Metro Manila. Every week. When are you gonna take out the best? It's every week. We have a schedule. This is our for the rest, for hopefully all before the rest of the year. What we're all gonna do. Much earlier. But we just take it all out and then you see how we can clean the water. Yes. Maki Pulido, GMA News.